So for today's video is gagawin po natin kakaiba yung pansit kanto natin. Igigisa po natin siya unlike po sa normal natin na ginagawa sa instant pansit canton. So ayan, nag-init na po ako ng kawali natin. Ihahalo pala natin sa pansit canton natin ay yung hotdog at saka yung gulay na konti para maiba naman yung pansit canton natin. Kasi normal talaga na pansit canton natin, pinapakulaan lang natin siya. Tapos yun, hinahalo yung mga ingredients. So ayan, yung mantika na ginamit ko po ay yung mantika na nakasali po doon sa pansit canton. Yan, ginisa ko po yung sibuyas. Tapos, ilalagay natin yung bawang maya-maya. Ayan, nilagay ko na yung bawang. Tapos, kasunod yung hotdog. Hotdog. Tapos, igisa lang natin saglit yung hotdog. Ayan, hayaan muna natin. Hayaan muna muna natin maluto saglit. Para, ano, ayan guys. Halo-halo lang muna natin saglit. Halo-halo. Tapos yan, halo na natin yung gulay. By the way guys, yung gulay pala ay hinugasan ko na po yan ng maayos para wala pong mga ano, wala pong mga uod-uod. Kasi ano, tapos ilagay na po natin yung pansit kanto natin para maluto po siya ng sabay dun sa gulay para hindi po masyadong ma durog yung gulay natin. Nagkamali po kasi ako, nalagay ko na yung gulay bago ko pa nilagay yung pansit canton. Dapat pala yung pansit canton muna bago yung gulay. Ganon. So, ilalagay nyo na rin po yung panghalo niya ng mga patis, ay tuyo, tapos yung ano, yung parang powder niya. Yun. Halo nyo na lahat ng ingredients niya. Tapos, lagyan nyo ng konting tubig maya-maya para maluto po yung pansit canton natin kasi hindi po talaga yung maluluto pag hindi natin lalagyan ng konting tubig. So ayan, nilagyan ko ng konting tubig tapos mix ko lang saglit tapos mamaya maya pakukuluan ko na po siya para maluto po yung ano, takpan nyo po para mas mabilis po yung pagkaluto niya. So ayan, hayaan muna natin siya saglit para maluto siya tapos maya maya ay i-haluin na naman ulit natin siya para yung may mga parts na hindi po naluto ay maluto po. Ayan, katulad yan, buo-buo pa din siya, hindi pa din siya naghihiwalay. So ayan, sana all hindi naghihiwalay. So ayan guys, dito po ako ngayon sa loob ng voice over kasi yung kasama ko ang ingay-ingay po niya, ang ingay-ingay. So ayan guys, yan, halo lang natin. Hindi pa naabutan ng 5 minutes yung nalaglag na hotdog. Kaya okay lang yan, malinis pa yan. So ayan, yung gulay ko ay kumunti na po masyado. Ganyan talaga lumiliit siya, no? Pero anyways, yan. First time ko po yung gawin guys, kaya yan. Ready to serve! So, kainan na! Yan, pasensya na po yung subok kong medyo malalaki po talaga yan guys. Ganyan po talaga ako sa malalaking subo po talaga para isahang subo na lang. So ayan guys, naka-duster pala si Lola Kusing. So ayan, gusto ko po yung ganyan guys kasi pag, lalo na pag mainit, gusto ko yung parang presko lang kasi siya sa utin, yung parang kasi maluag. Gusto ko talaga medyo maluag kasi yun nga, gusto ko maginhawa. Maginhawa na ba yun? Yung aircon ba? Yung aircon yung ano natin, mga hita natin kasi nainit ng charis. So ayan guys, yan talaga, maritis talaga kami kumain guys, nagchichikahan pa. Ayan, ganun naman talaga pag kumakain guys, pag may kasama ka, exempted lang pag ikaw lang mag-isa ay napaka-behave mo talaga. So ayan guys, thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo sa mga subo namin at saka sa pagtuturo ko ng bagong luto na naman sa para mapaiba yung ano natin, yung pansit canton natin. Kasi yung normal na pansit canton natin ay nilalaga lang talaga natin tapos hinahalo yung mga ingredients. So ayan, para mapanibago, kung gusto nyo po, may mga iba pa po kayong mga gulay na pwede nyo ilagay, pwede po yun. So ayan guys, thank you ulit. God bless everyone. And mag-ingat po kayo palagi. Lagi magugas ng kamay. At lagi tayong magdasal.
na sana ako magiging okay na po ang panahon. God bless guys. Ingat po kayo. Thank you. Thank you.